everyone, welcome back to my channel. It's me, Ricalyn. So for today's video, we will be having a new beauty vlog and sobrang na-miss ko yung vlog na ganito kasi recently I am uploading travel vlogs kasi alam nyo naman kaka-uwi ko lang ulit dito sa Pilipinas and sobrang na-miss ko yung paggala kaya ang daming mga getaway ganun. So hindi na ako nakapag-upload ng mga beauty vlog which is yun naman yung usual na ginagawa ko. And welcome back to my beauty vlog also. And I'm hoping na sana sunod-sunod na yung pag-upload ko ng mga beauty vlogs ulit. By the way, Merry Christmas and Happy New Year to everyone. And keep safe po sa lahat. Kasi alam nyo naman yung nangyayari sa ngayon ay kailangan natin magdoble ingat. And also, before I start pala, I just want to thank my 1,700 plus subscribers here in YouTube. And if you haven't subscribed in my channel, please click the subscribe button down below and also the notification bell so you will be notified whenever I uploaded a video. So now let's get it into the product that I am gonna have a review for today, but I am using this one for almost 2 months na and na-stop lang siya for the reason that tinatamad ako and para kasing ang goal ko talaga dito nung unang binili ko to is gagamitin ko siya for my braso and sa may tuhod, yung mga maiitim sa akin and also sa underarms na rin na ginagamit ko siya kasi alam niyo naman ang ating insecurities and ang ating imperfections sa ating underarms ay sobrang kailangan maging conscious talaga tayo. And ayun nga, in-stop ko siya dahil nga parang hindi naman umi-effect dito sa may braso ko. Kasi nga, alam niyo naman dito sa Pilipinas, sobrang init. Tapos, isa pang reason is pag nagmo-motor. Kasi hindi naman pwedeng lagi ka nakasasakyan, di ba? Sis, hindi ka mayaman. Kaya kailangan magmo-motor ka din palagi. So, ayun, pag nagmo-motor, ayun nga, sobrang init. Kahit na maglagay ka ng jacket or something na parang alampay, ganun. Iitim at iitim ka pa din kasi ang init talaga. So ayun nga, yung vlog na to ay review ng product na to na ginagamit ko siya sa aking underarm. So sinama ko na din yung dito sa may braso, sa may tuhod, yung gano'n. Pero maganda siya when it comes to removing dead skin cells kasi talaga mafe-feel mo na sobrang soft ng skin mo and parang may mga natanggal talagang dead skin cells. But hindi nga siya umi-effect sa akin for the reason nga na sobrang init dito sa Pilipinas and may time na nagmo-motor talaga kami. So ayun, nakaangkas ako sa single ng motor kaya ayun, umiitim talaga ako. And also pala, nag-Boracay din kami so kaya umiitim din ako. Nakita niyo naman yun sa mga recent posts ko dito sa may YouTube na recent upload na video ko pala dito sa YouTube na nagta-travel kami. So, ayun, iitim talaga. But it's okay kasi nag-enjoy naman. So, ngayon nga, magkagawa tayo na review about this product. And this is the BONNÉ or a BONNÉ or what. Basta sa pagkakaalam ko is BONNÉ talaga siya. Spa Milk Salt which is yung triple white. And yung ganitong variant siya. Kasi yung iba meron parang yogurt or papaya, vitamin C, gano'n. But this one is the moisturizing, whitening, smooth and baby skin and Thailand trusted quality. Ayan. And 350 grams na siya and nandito sa likod, meron siyang mga nakasulat. And this is good for underarm, exfoliating and bikini line. But sa bikini line is hindi ko siya ginagamit. So, nakalagay dito is spa milk salt is a skin brightening product with milk formula and natural spa salt benefits. It is used to scrub the skin to remove grime, sweat, pollutants from your body without causing irritation. Most importantly, to remove the dead skin cells to open up the new ones of new, smooth, bright, and radiant look. At the same time, it nourishes your skin with pure milk, arbutin, and allantoin. Nakalagay na ganun. And milk protein helps skin to retain moisture, prevent dryness and roughness, giving your skin lasting radiance. So for the moisture is sobrang good kasi hindi din talaga to nakaka-dry. So parang nag-i-stay lang yung pagka-moisturize ng skin natin when using this one. But pagkakaligo kasi, pag ginagamit ko siya dito sa braso ko is naglalagay ako, nag-ako agad ng lotion. So yung para sa akin, hindi naman dryness yung nangyayari. Para bang ang nangyayari is
medyo nade-dehydrate lang ng konti yung ano ko, yung balat ko. Siguro baka dahil nga gumamit ako ng scrub kasi gano'n naman talaga usually, 'di ba, pag gumagamit tayo ng scrub, kailangan i-moisturize natin siya right after. So giving your skin lasting radiance. Direction: pour spa milk salt on your palm and rub gently in circular motion on wet skin. Leave it on your skin for 3 minutes, then rinse off with clean water. After use, you can feel your skin softness and smoothness. So, ayun, sobrang easy lang niya gamitin. Basta buksan niyo lang dito and lalabas na yung parang milk and salt. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya. But hindi ko na siya i-apply kasi nga, naligo na ako. As you can see naman, mukha naman akong bagong ligo, diba? So, medyo konti na lang kasi siya. Ayan. So, sorry sa pasmadong kamay. Ayan, ganyan yung itsura niya. Yung super bango niya talaga. As in, nakaka-addict yung amoy niya. Para may hawi siya sa amoy ng marshmallow, ganun. And itedemo ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, ayan. Nakalagay siyang ganyan. So, nirarub ko lang siya. For example, this is my underarms. Ayan. So, nirarub ko lang na ganun. So, wet dapat yung area. So, nag-wet yung area kasi nga, pasmado yung kamay ko. So, ayan. Nakikita niyo naman. Ganyan yung ginagawa ko. And maganda sa kanya is, nalulusaw talaga siya habang ginagawa niyo siya in circular motion. Nirarub niyo siya ng in circular motion. Is, nalulusaw siya. And feeling mo na-absorb na agad siya nung skin mo. So now I'm gonna be telling you the benefits that I got. Actually, it's 5 benefits that I got from this product. So ito nga yung product. So number 1 na nakuha kong benefits dito ay yung nare-remove niya yung dead skin cells ko. It removes my dead skin cells. So, kahit hindi ko man siya nakikita, is nafe-feel ko siya. Kahit mag-search man tayo, di ba? When it comes to body scrub, yun yung number one na nakukuha nating benefit is yung nare-remove yung dead skin cells natin, which is yung inner beauty natin. Ganon. And then, number 2 na nagustuhan ko sa kanya is yung it leaves my skin soft and smooth. So, pag nag-i-scrub, yun din yung isang benefit na nakukuha natin. And dito, talagang sobrang nakakatuwa dahil pag gumagamit ako nito, laging ganun yung nangyayari sa skin ko. And nakikita niyo naman din siguro na medyo nag-glowy siya. Kasi when you're using a product and ayun nga, nakaka-soft siya and nakaka-smooth siya ng skin, is nag-glow yung skin naman natin. So, number 3 is, I think, yung whitening. Kasi, pakita ko sa inyo yung ating underarms. Ayan. Meron pa siyang mga chicken skin but nawawala. Dahil na nga din doon sa number 2 na nagustuhan ko. And yung pang 3 is yung whitening. Kasi medyo umitim ito. For the reason that napabayaan ko siya nitong last few months, medyo napabayaan ko siya and hindi ako ganun na nakakapag-scrub or nakakapag-moisturize ng aking skin. And ngayon naman, natututukan ko na siya. Kaya ayan, nagiging okay naman na siya. And ito yung kabila, which is ito yung hindi talaga kaputian sa aking underarms. But look at it now. Ayan, medyo may konti pa siya and sweaty lang talaga. But it's okay, at least there's no body odor. And then, punta na tayo sa pang number 4, I think. Yeah, it's number 4. And sa number 4 is, I think, yung scent niya. Kasi sobrang addict na addict ako sa scent nito. I think, before pa talaga, siguro mga 2016 or ano. Kasi na-awardan sila before eh. Siguro 2018 talaga. Sorry, tumuhol yung aso ko. And ayun nga, nakalagay pala dito is 2017 and 2018 siya na number 1 super brands. So I think nasa 2017 or 2018 yung gumamit ako, hindi pala 2016. So ayun, gumamit na ako nito. And I think no high school din ako gumamit ako nito kasi pinagamit ako ng kapatid ko. But ngayon gumagamit ulit ako kasi talagang super ganda niyang gamitin. So para sa akin siguro pagka mga scrub, ito yung unang-unang pumapasok sa isip ko kahit na meron ako ibang mga nagamit before. Kasi yung scent nito is kakaiba and yung scent niya is nagla-last din. So long lasting scent din siya, ganun. Kasi nga, ewan ko, ang tapang ng amoy ng milk niya but hindi yung masakit sa ilong, ganun.
And yung pagka-salty niya is okay lang naman. Hindi siya yung amoy gamot na salt. Kasi diba merong salt na parang amoy gamot. So yung nandito is hindi naman siya ganun. So yung last naman na nagustuhan ko dito is yung pang 5 natin is about the price. So I think nabili ko to for the price of 85 ganun sa Watson's. Or ayun, hindi. Wala pala ako nakita ganito sa Watson's. Nakita ko siya sa Walter Mart Supermarket. So, if I'm not mistaken, ay 85 pesos to. Kasi wala siyang sticker ng price. And nakalimutan ko na din. Kasi last November ko pa yata to binili. Or medyo malapit na sa December. Ganun. So, affordable na din siya. Kasi 350 grams na siya. And under 100 pesos. So, matagal na gamitan na din. And kung gagamitin nyo lang naman siya sa mga part na maiitim sa inyo or yung may mga konting chicken skin, ganun. Kung doon nyo lang naman siya gagamitin, sobrang matipid. But kung sa whole body, medyo okay lang din naman siguro kasi hindi naman sobrang dami ilalagay nyo. And I think it's okay lang naman kung 85 pesos gagamitin nyo siya sa whole body nyo. And isang tip ko lang din pala sa inyo is huwag nyong masyadong damihan yung paggamit kasi hindi doon nakukuha yon. So, dati kasi tinry ko siya ng medyo madami ginagamit ko and namumula yung part ng skin ko. Yung parang nai-irritate siya and nagkukos ng mga parang gasgas, ganun. So, kung gusto natin magpaputi, huwag naman natin dalhin sa part, huwag naman natin gawin sa part na ganun na sobrang dadamihan natin pag gamit ng product. Tapos mamaya sisihin natin yung product kasi ganito, kasi ganyan. So, dapat ay hindi ganun. So, isang tip ko pa pala is huwag nyo siyang sunod-sunod rin ang gamit for the reason na hindi siya maganda. So, ganito na lang yung gawin nyo. Kunyari, gumamit kayo na 4 days na sunod-sunod. So, yung pang 5th day is huwag muna kayong gagamit and gumamit na lang kayo ulit on the 6th day naman. So, parang medyo ipahinga nyo din naman kasi hindi din maganda kung sobrang nai-scrub natin yung skin natin kasi mawawala na yung mga magagandang tissue or mga something na ganun. Kasi medyo naririnig ko lang sa iba yon. So, ina-apply ko na lang din dito sa vlog ko. Kasi mukhang okay lang din naman at mukhang totoo naman talaga siya kasi ganun naman yung ginagawa ko. So, now, I'm gonna give you a closer look in my underarm since it's a review. It's a product review in my underarms. So, ayan. Nakita niyo naman na siya kanina. But bibigyan ko kayo ng closer look. So, for me, is mas naging better siya unlike before nung nababayaan ko siya. Ayan. But hindi ko na na-picture kasi nga sobrang busy ako. Ayan. Tapos, yung chicken skin is yung nasa gitna na lang and hindi na yung kalat na chicken skin. Ayan. Tapos may guhit-guhit lang talaga, which is natural lines, I guess so. Kaya, it's okay, it's fine with me. So, that's it for this video. If you have any questions, feel free to comment down below and sasagutin ko yung as much as hindi ako busy. And I hope you like this video. Don't forget to click subscribe on my YouTube channel and I'm gonna see you on my next video. Thank you for watching. Bye!